halik sa lahat, lalo na nanonood sa itong video. Ito ngayon, online na tayo. Kumusta na po kayo guys? Nga akin taga subaybay dyan, mga followers. Kumusta na po kayo? Update tayo ngayong araw. So, medyo okay-okay na po ang ating kamay. Ito na siya. Magalagala na. So, mayroon na tayong nagawa kanina dun sa baba. So, mamaya, tingnan natin kung ilan yun. So, sa mga naka-order sa akin, ay sana naman ay nakuha nyo na sana ang detection. Subukan nyo na sana kung ano ang lalabasan ng inyong mag-aaral ng ating locator. So, ginobo pa ako kasi ano eh, katatapos lang na aking lagnat. So dito na guys, galing kami kanina sa mga tlong barangay ata yung pinuntahan namin. Si may nag-hire sa akin, pinaditik yung sa loob sa bahay niya kasi mayroon daw lagi daw na nababar down yung lupa niya kasi dati daw may puno ng kahoy. So kitry ko nilocate, wala po sa puno ng kahoy ang treasure dun sa parang lapit sa budiga niya. Doon po nakaturo ang ating locator, so doon umikot. So pangatlo na po akong treasure hunter nakapunta doon, pangatlong detik na ako doon. Tapos kasi yung ating gadget na electronic ay hindi po nakaditik ng mga maliit, mga malaking deposito. So kinumpas ko, kaya nalalaman kung nakong deposito kasi nasa north siya yung deposito. Tamang-tama talaga sa north, kaya hindi siya giveaway sa deposito, talaga siya malaking deposito. So kung mayroong giveaway doon sa kwarto ng bahay nila, yung nakuna ng mga giveaways na mga ano, mga antik. Kasi may nakuha doon na ano daw, na planggana. Alam yung planggana? Yung labahan. Ganyan ng labahan. Ganun kalaki. Nakuha nila na antik. Siguro platinum yun. Doon na nakalagay ang mga giveaways. So sa taas lang niya, mga 10 meters, doon na po ang ano. Doon na po ang malaking deposito sa bandang north. So malaking tatrabahoin. So pag deposito talaga, pag sinabing malaking deposito, di basta-basta yan, malalim. Yung tulad ng area namin dati, malalim yan pag sinabing deposito. So pag sinabing giveaways, mababaw lang. So pasiwertihan lang. Kung tas gold siya, nasa bato lang, nakadikit lang yung deposito. Pag sinabing giveaways, yung naka-civil engineering, yung naka-engineer talaga ng Japanese engineer, so 7 meters yan. Pero sa tubig, alam mo yun na ang lalim ng giveaway sa tubig. 2 meters lang yan, pinakamalalim yung 3 meters pag sa tubig. Pero bihira lang yung ano, treasure sa tubig, karamihan nilagay lang yan sa kadapit lang sa sign. Halimbawa, kung dyan kayo sa Sapa, tapos yung sign na sa Agos, tinakpan lang yan ng mga malapad na bato. Yan ang tandaan nyo. Mas maganda mag-treasure sa tubig kasi mababaw lang. Basta mga giveaways lang, huwag yung laking deposito. Kasi pag malaking deposito pag-usapan natin, ay malalim yan. So mga giveaways lang pag-usapan, pero madali lang. So huwag kayong maghanggan ng malaki. Kasi yung malaki talaga ay sobrang hirap yan. Marami mong susundin na mga HTM, di ba? So kung gusto nyo makahanap ng mga sign, maglakad-lakad lang kayo sa Sapa na may bato. Yan, marami dyan. Marami kayo dyan kasi karamihan sa hapon dati, yung naging hallway nila, yung Sapa. Kasi pag wala silang makain, ay meron silang mainom. So kailangan nila ng tubig. Kaya mahilig sila sa Sapa talaga. Kaya yung ibang treasure ay dyan lang nilagay nila sa bato, binutasan lang, tinakpan, at nilagyan ng sign sa gilid. Minsan ay doon sa ano, sa harap ng treasure. Minsan ay yung bato, nakaharap yung araw.
Yan, minsan. Minsan rin yan. So, maigi talaga guys na mayroon kang gamit para malukit mo rin. So, pag wala kang gamit, para kang nasisiraan ng bait. Totoo yan. Kasi pag wala kang gadget, totoo talaga, para kang ano, parang manok. Parang gumaganon. Laging gumaganon. Kung saan ba? Kasi di mo alam, wala kang gamit, di ba? Siguro kung marunong ka magbasa din ng sign, ay matuntun mo rin, di ba? So, hindi lahat ng teacher na marunong din magbasa ng sign. So, ako hindi naman ibig sabihin na marunong akong magbasa, napapadikot nga rin ako minsan kasi gusto ko ng maraming opsyon. Kasi yan ang motto ko, maraming opsyon as maganda. So, yan talaga. Pero mga giveaways lang guys, madali lang yung matuntun. Kasi sobrang madali lang hanapin pag giveaways. Pag deposito, yung malalaman mo talaga pag giveaways kasi karamihan yan, tinatakpan lang yan ng mga malapad na bato. At sa karamihan sa likod ng bato, pag malaki. So mga guhit dyan, yung mga nagpadikod sa akin dyan, yung isa na dalawang butas, alignment dyan. So hanapin mo dyan sa unahan. Wala yung treasure pag dalawang butas lang. Nasa unahan yan. Punta ka pa sa doon, maghanap ka ng ibang sign o maghanap ka ng malaking bato. Kasi ganyan, wala yan sa sign. Siguro kung mga kanji ang sign dyan, siguro malapit lang ang treasure, di ba? So, yan po. Musta na po kayo dyan. Yung mga naglukit ng area, sana po ay nandyan kayo sa mga gandang kalagayan. So, hindi pa tayo makabalik sa bukid kasi nahirapan pa tayo. Daming kumuha sa akin pero sinabihan ko muna na mag-stop muna kasi mahirap. Di pa ako makahawak-hawak ng mga, lalo na't mahirap ng mga daanan. Na kailangan mo ng malakas na hawakan, di ba? So, halimbawa ng mga dadaan ka ng mga parang maputik. So, kailangan mo humawak sa mga kahoy. So, hindi pa masyado tayo malakas. So, dito muna tayo, tambay muna tayo na gumagawa sa mga gustong magpagawa. So, pagkataon nyo na guys kasi na, mura lang. Tapos, matulungan talaga kayo sa details nyo sa area. So, hindi naman tayo naman mayabang. Mayroon naman dyan gumagawa ng iba. Gusto nyo rin yung bumili. Wala nang problema sa akin. Bumili kayo sa iba. Pero huwag nyo ibaling sa akin kung anong problema na mong nanglukito mo sa iba, di ba? Huwag mong ibaling sa akin. Kasi may gustong magpagpalitan ng lukitor. Wala naman problema sa akin. Okay naman yan. Kasi yung nabili daw niya lukitor niya, ay daw magditik. Kaya sinubukan ko, sinabayan lang siya na gusto niya palitan yung lukitor niya. Walang problema yan. Ang akin lang makatulong sa inyo. Pero huwag niyo lang akong pagastusin. Kasi pag pirang usapan yan, mahirap na tayo dyan. Bibili ko na lang ng pagkain, di ba? So, makakain pa ako. Hindi naman magsakit ang tiyan ko kundi kayo magpapagawa sa akin. Ang akin lang matulungan kayo. Kasi sobrang hirap po. Kasi naranasan ko talaga na walang gadget. Sobrang hirap talaga. Para kang nasisiraan ng bait. Kasi kahit anong makita mo ay naging suspect mo din. So, mas maganda talaga ang mga gadget kasi nakakaturong. Nakakatulong sa pagturo ng area mo. Kasi pag wala kang gadget at lahat na nakikita mo ba to ay naging suspected mo, di ba? So, magawa ka ng maraming butas. Nakakapagod. Talaga. So, kailangan talaga mayroon kang locator. Maganda yan. Kung mapira ka, bili ka na lang ng metal detector. Mayroon naman dyan na taga 400,000, di ba? So, makabili ka na dyan. So iba na wala kabili, problema na yan. Kasi dati, ako, wala nag-donate din sa akin. Sumikap din ako. Kaya ako nakabili ng mga gadget, di ba? Kaya nga, yung iba, maabuso. parang sila nagpakain sa akin eh. Bunlot agad eh. Hatak na hatak, hindi nila alam mo hinahatak nila eh. Akala siguro nila libre lahat ng aking detection eh. Yan kasi alam ng iba. Wala, parang ano, parang tingin nila sa akin parang ano, easy lang talaga.
Yun talaga tingin nila. Pag sinabing, punta doon mag, ano, atak lang. Pag sinabihan, kung mayroon man dyan na ano eh, magdidetik. Magbabayad lang kayo ng 15,000. Ayaw naman nila. Gusto ng libre. Sarap ng buhay ng iba eh. Sus, sarap na kung wala pang ano, sampalin. Diba? Kayo-kayo dyan, yung magdidetik, maawa naman kayo sa mga ditik, hindi pwede libre. Nakakapagod yung magditik. At saka hindi mo malaman lahat ng ditik, lahat ng digging site kundi dahil sa nagditik, di ba? So hindi mo malalaman kahit sabihin mo na hindi yan ang tamang tamang digging site. Pero nalalaman mo rin na mayroong treasure, di ba? So kayong mag mag-hire ng detection, eh, sana isipin nyo naman yung magdetect, hindi yung puro libre lahat. Diba? Papakainin nyo lang ng ano, yung tuyo. O ano, isipin nyo. Kaya ako, inaabuso ko eh. Yun kasi, dati kasi, ganyan din ako dati kasi gusto ko ng libre, pero minsan na kasi parang umaabuso na. Eh, diba? Pag mayroon ka ng locator, umaabuso na yung iba. Oh, free! Oh, migo! Oh, kaibigan, kahit sundot lang, isang sundot lang, sundot sa mukha mo, di ba? So, hindi maging lahat libre. Nakakapagod din minsan, di ba? Kaya nga, pagdating sa area, tapos, sasabihan ka pa ng iba na, kawala dyan. Yung dinitik ko, yung talagang tatlong gadget, dinadala ko doon, biniwan ko lang yung isa kasi yung gadget ko, iapat, biniwan ko lang yung isa. Tatlo ko lang dinadala yun at doon talaga nagditik. Pro libre. Kain lang. Okay sana kung ano, ganang kainan, di ba? So, di basta-basta magditik. Hindi ka bumibili ng gadget para libre sa lahat. Yun talaga mahirap. Kasi laging iniisi tayo. Tayong may mga gadget, lagi tayo iniisi ng ibang tao. Gusto libre. Hindi nila iniisip na pagod ng tao at saka yung binili. Hindi yan binili para ilibre sa iyo, 'di ba? Isipin niyo. Hindi yung biniling gamit mo para ilibre sa iba. Isipin niyo, buti. 'Di ba? Tapos iisi-isihin lang. So maganda talaga yung taong mayroong isip nagpapaditik. Maganda 'yan. So maganda 'yan pag nagditik ka, mayroong kang kumpas para malalaman mo. Kasi mayroong iba kasi dyan na hindi naniniwala ng kumpas. Problema niya yan. Hindi ka maniwala ng kumpas. Alam mo kung nang gamit ang kumpas. Magamit mo yan sa distansya. Magamit mo yan sa load. Kasi malalaman mo talaga kung malaking deposito siya or giveaways. Kung wala kang kumpas, di mo malalaman yan. Kung giveaways ba yan tinitira mo. Sobrang lalim mo ng hukay mo. Nadadaanan lang pala sa gilid kasi di mo alam. Pag sinabing malaking deposito, malaking butas kailangan yan. Pag sinabing giveaways, di masyadong malaking butas. Paano na yan? Kung binutas mo, i-giveaways lang, tapos maliit lang. Anadaanan mo lang pala ang treasure. O, sobrang hirap. So, daming nagtitiks. Gusto rin lang mag-order bukas. Marami na. Pero mamimili lang ako. Hindi ko lahatin yan. Nagawaan ko kayo lahat. Kasi nakakapagod rin, di ba? So walang sweldo, wala tayong sasahurin sa kanila. Baka mabibinat pa tayo, di ba? So December 'yun. Kaya tiyagaan ko lang minsan. Pero wag niyo lang akong apurahin. Mayroon kasi yung iba dyan na mag-order ng ano eh. Masyado apurado eh. Masyado kayong apurado, hindi na kayo nagbayad ng labor eh, di ba? Kayo masyadong apurado, hindi na ako scammer eh. Hindi ko nag-i-scam ng mga pira niyo. Pira niyo 'yan. Sa akin lang. Wala kang apurahin. May iba dyan na gusto, deliver agad eh. Doon kayong bumili sa iba. O, deliver agad. Pag ano mangyari, huwag mo akong sisihin. Problema mo yan kasi ikaw bumili. Diba? So, anong problema mo? Wala ako sa akin. Walang problema. Walang magpagawa eh. Eh, makatulog ko na maayos eh. Wala akong iisipin. Diba? So, sa gustong magpagawa, eh, okay lang. Walang problema. Gagawaan ko sila. Basta sa akin lang, huwag nyo lang ako madaliin, ha? Yan lang talagang masasabi ko sa inyo. Kasi ginagawa ko yan, laging tulong yan sa inyo. Kasi naranasan ko yan dati. Naranasan ko yan dati na ano. So,
Sobrang hirap talaga pag walang locator, tulad ng lagi nagpapadikod sa akin. Sabi niya, nasaan daw yung treasure? Bakit daladala ko bang treasure? Eh, nandiyan, ikaw naman dyan sa site mo. Diba? Natatanong siya saan daw yung treasure. Eh, wala sa akin. Eh, aminin ko talaga, wala sa akin. Kasi walang treasure, hindi ko kinuha ang treasure mo. Diba? Tinatanong siya niya kung saan daw yung treasure. And siya ang dyan sa area. Yan ang sobrang hirap talaga pag wala kang gadget. Tapos na mamaliit ka pa na gumagawa ng mga humid locator. Sobrang hirap talaga. Ang mga humid locator, yan lang sa mga taong gusto magbago ang buhay. Kung ikaw hindi mo kaya magbago ang buhay mo, kung hanggang masaya ka na sa buhay mo, andyan ka na lang. Huwag ka na lang magpangarap pa ng iba. Kami nangangarap na mabagong buhay, paangat na para sa mga anak namin. Ay nagsisikap kami, sikapin mo na marunong kang humawak ng locator. Gawin mong inspirasyon yung mga pamilya mo na at mga anak mo. Hindi yung hanggang bunganga lang yung ginagawa mo, di ba? So, wag laging bunganga ang ginagamit. Gamitin mo yung inspirasyon yung mga anak mo. Kung paano mo magbago ang buhay. Hindi yung, Sir, yung nabili ko, hindi numitik. Sir, yung locator, hindi nagditik. Eh, hindi yan. Hindi yan naging rason. Ang naging rason yan, paano mo yan paganahin? Ha? Paano mo yan paganahin? Paano mo yan mabago ang buhay mo kung lagi ka ng bunga nga? Di ba? So, gawin mo lahat. Gawin mo lahat. Yan na, naranasan ko yan. Naranasan ko yung naranasan yun. Kaya, ang maganda dyan, pag-aralan mo. Kasi, hindi yan electronic hinahawakan mo. Kung gusto ka ng electronic, bumili ka. Mayroon kang mga thousand-thousand, di ba? So, mayroon kang 20,000, 25,000, maliit lang yan. Di ba? Bili ka ng Blackhawk, yung tag 50,000. Di ba? O, maganda yan. Ang problema naman, ang paghawak naman, ganun pa rin. Mayroon kang Blackhawk, kaya hindi ka marunong maghawak, puro decoy lang kuha mo. Ang problema talaga, di ba? Kaya, pag-aralan mo na lang. Pag-aralan mo. Kasi, kahit sa paghawak ng black, oh, original to eh. Ito gusto ko. Pero daming butas. Eh, walang nakuha. Puro decoy. Ah, wala. Problema mo yan. Diba? So, sa paghawak talaga ang problema. Walang gadget na hindi gumana. Lahat gumana. Ang problema lang, ikaw. Kaya masyado ka nagmamadali. Naghuhukay pa ka, nangarap ka na eh. Diba? Kuha ko ng t-shirt, palit ko kutsi. Tanaw itong mga chicks or di mamandikit. Diba? Bisaya pa? Sa Tagalog, makukuha kita, bibili ako ng sasakyan. Tingnan natin yung mga babae dyan. Bibiliin ko yan lahat. Gagawa ko malaking bahay. Huwag huhukay pa. Wala pang nakukuha. Ano kalabasan mo? Tawas. Bawal yan. Akala nyo ah. Dami kasing bawal sa paghukay. Bawal dumura. Bawal mangarap. Bawal humutot. Bawal tumawa. Bawal ang babae. Bawal ang bata. Di ba? So, alam nyo ang mga bawal. Baka naghukay ka dyan, iniisip mo, barit-barita na eh. Tulad ng dati naming iri, barita-barita na isip niya eh. Dami sa lupin mo ng anong pala. Kasi, ang isip niya ay puro barita na. Bili ng bahay, bili ng sasakyan. Paano ka makakuha niyan? Eh, nauna, yung isip mo eh. Nauna na. Yan ang sabi sa Bisaya, paano? Suob. Masusuob ka. Kasi linglangin ka yan eh. Totoo yan. Hindi tayo may-ari ng treasure. Kaya, kaya nilang baguhin yung isip natin. Kahit malapit na tayo, ilang dangkal na lang, para kang inaantok. Di ba? Inaantok ako eh. Malalim na yung hukay ko. Wala eh. Isang dangkal na lang. Treasure na. Nakapagod pala mag-treasure. Hindi niya alam na isang dangkal na lang. Iniwan. Yan ang mali. Tapos yung nakasunod, dinitik, dun dumitik. Ah, isang dangkal na lang. Ay, siya pa nawaksur. Pag malapit ka na sa treasure, marami talagang mga ano,
mga maranasan nyo yan. Pag malapit na kayo sa treasure, inaantok ka, may tumatawag sa'yo, parang napapagod ka, basta malapit ka na sa treasure, maranasan mo yan. Para kang, parang laging umuulan, tapos biglang mag-away kayo ng kasama mo. Yan, mga pahiwatig yan, na malapit na talaga kayo sa treasure. Yan ang tandaan nyo. Tandaan nyo na lagi. Ililibing nyo yan sa utak nyo. Lagi yan. Naranasan namin yan. Yung dalawa nga naghuhukay doon, nag-aaway pa nga eh. Malapit na sila sa treasure. Pero kahit pag ganyan, pag ganyan nangyari, pahintuin mo. Pagtapos ng hinto, babalikan nyo lang yan ng bukas. Huwag nyo ituloy na. Yan, ano yan? Balikan nyo lang bukas kasi suob na yan. Sa Bisaya, suob parang sa ano ko yung tawag sa Tagalog. parang nililinglangin kayo. Linglangin na kayo. Hindi yan ibibigay sa inyo. Kaya pagpaliban nyo na bukas, huwag nyo na ilaysama. Para wala ng gulo, di ba? So, ganyan po. Okay. Hindi yung treasure. Pag gitik, hukay agad eh. Iniisip, dito ang treasure. Huwag niyo isipin yan. Huwag kayong mangarap sa paghuhukay talaga. Mahirap yan. Totoo yan. Ako dati hindi ko naniwala eh. Totoo yan. Nangarap ka, naghuhukay ka pa. Man ko lang kung makakuha ka. Maingay kayo. Sobrang ingay nyo. Sa naghuhukay kayo. Tatanda ka na lang. Tapos, nag-hukay ka, tapos bigla kang naantok, tapos hindi mo tatapusin, hukay ka na lang sa kabila. Swerte mo na yan, pero hindi mo palang tinapos. Di ba? So, kailangan talaga, dami talagang sign, kaya dapat marunong ka sa treasure. O taka. Hindi yung treasure puro barita yung nasa isip mo. Sa pag-treasure talaga, daming mga anomalya. Maraming, minsan nga, mag-aaway pa kayo eh. Mag-aawa yan. Kasi malapit tayo sa treasure. Pasukin kasi yung isip ng iba. Talaga. Kung ikaw lang mag-isa, paantukin ka. May tumatawag sa'yo. Kung malapit ka sa treasure, mayroon talagang mga sign. Minsan, tatae ka. Tapos pagbalik mo sa area, parang pagod ka. Ganyan. May watig yan, malapit tayo sa treasure. Kaya tandaan nyo na lagi. Ang pagtitreasure, mayroon palang dami parang paraan. Hindi yung hukay ka ng hukay lang. Hinukay mo. Tinapon mo yung bato na kasing laki lang ng ano, baso. Ang laman pala doon, diamond. Ano itong bato? Ay doon pala sa loob ng bato ang diamond. Lagi ka ng hukay. Ang lalim mo ng hukay. Eh paano mo nang wala ng treasure, tinapon mo na yung bato eh. Kasi hindi mo na-test yung bato. Yan ang problema ng iba eh. Laki ng hukay. Dito, kumikot. Dito nakatama lahat. Bakit walang treasure? Ay, tinapon mo na. Kaya mag-ingat talaga sa hukay din. Yan, di ba? So, naging clue ko yan sa inyo. Laki ng hukay. Dami yung hukay. Tapon lahat. Hindi nyo ba lang alam. Ganito kalaki yung bato. Doon pala loob ang treasure. Doon ang diamante. Diba? kita kayo ng kahoy na parang ano, nawagnas na, tinapon nyo, di nyo alam, doon pala ang barita na kasing laki ng puspuro. Hukay ka ng hukay, wala naman kayo nakukuha doon kasi doon na, tinapon nyo na. Kaya sobrang hirap talaga. Daming clue talaga sa treasure. Diba? So, pag loob naman sa ano, pag nasa loob ng kuiba, nakahanap kayo ng banga. Tapos yung sa loob ng banga ay mayroong buhangin na pula. Tapos tinapon nyo. Pira na naging bato pa. Hindi nyo alam na yung pula palang lupa ay nandun pala ang treasure. Pulburide. Pulburide gold. Dami dyan. Dito. Mayroon yan nangyari. Sa loob ng bato. Dinosaur. Tinibag nila.
ang laman is parang sobra, parang isang tupperware na ano, lupa, pulverized, pula. Di nila alam na tutunawin pala yun para mawala yung pula, lalabas yung gold. Diba? So, ganyan mangyari. Kaya sobrang, kaya dapat mautak ka sa treasure. Minsan nga, liquid sa loob ng banga, tinapon nyo kasi baka may laman sa ilalim ng tubig. Hindi nyo pa alam, gold pa lang yung liquid. Yan, sobrang hirap yan. Para kang nagpakamatay niyan pag tinapon mo na. Diba? Dito nga, mayroon nangyari sa amin eh. Naghanap sila ng gold. Grabe, hanap sila ng gold. 93 bars na white gold pala yun. Hindi nila alam ang white gold eh. Kasi hinanap niya yung yellow. Tinapon nila sa sapa. Kasi yung laki ng 3B. 93 pieces. Kasi inahanap nila. Hindi yaw yellow. Kasi yung gold daw yellow. Hindi nila alam na white gold pala yung tinapon nila. Kaya nga hanggang ngayon, dami naghahanap. Diba? So, mahirap lang pasukin ang area kasi ang daming mga sundalo sa bukid, diba? So, mahirap. Pag lagi kang nag-treasure doon, baka doon ka nalilibing sa naging butas mo. So, mahirap. So, mahirap talaga pang mag-treasure. So, maganda sana kung andyan lang malapit sa dagat, okay lang. Kaya paalala ko sa lahat, sa pagtitreasure, hindi po biro. Lagi ka naghuhukay, tinapon mo pala yung bato, at sa loob ng bato, doon na pala ang diamond. Sakit nun, di ba? Lagi ka naghuhukay, tinapon nyo pala. Maliit, kasing lait lang nitong bato. Pero ang loob pala, diamond. Siminto pala yun, yung bato na tinapon nyo. Pero ang laman, diamond. Kaya sobrang hirap. So, mag-ingat kayo sa pag-treasure nyo. Binungkal yung malaking bato. Hindi nyo alam, sa loob ng bato, mayroong butas doon. Tinapalan lang. Doon pa lang isang barita. Napakahirap. Kaya naging sabi ni Kuya Kim, mga matang mapamatyag. Dapat yung mga mata mo ay naging parang eagle. At gamitin mo rin yung utak. Kasi di lahat ng nakabarita. Di lahat nakakahon. Minsan binabalot lang ng bato. Kaya paalala ko sa inyo nagtitreasure dyan. Mag-iingat kayo sa mga hukay nyo kasi baka tinapon nyo na. Diba? So pagdating nyo ng 2 meters o 6 feet, tinapon mo yung bato ganito kalaki. Doon na pala nakasilib yung diamond at saka barita na kasing laki na puspor na gibawis. So mahirap. Kaya maging ingat talaga tayo. Ingat sa paghukay. Laging matalas ang ating mga mata at utak. Hindi yung puro hukay lang. Kasi pag puro hukay, sigurado gagawa ka na ng tunnel at doon ka na lang titira. Hirap mag-treasure. Kaya maging mapagmatyag tayo. Guys, maging mamatyag tayo guys. So, mamaya papakita ko sa atin ang mga nagpagawa ng locator. So, dinadahan ko lang yan. So, magawa ako. For this, huwag nyo akong pabilisin kasi walang sahod pa, pabilisan pa, mabinat pa yung kamay ko. Ginagawa nyo eh. Ibabalik ko yung pira nyo. Diba? So, huwag kayong masyadong excited. Darating yan sa inyo. So, for this po. For this. So, magpapadala bukas. Huwag nyong iba, pintahin yung lunes na magpapadala kayo. Kasi, bibili tayo ng materials yan eh. Martes, Merkulis, Huwebes, Friday. Mapapadala na yan.
Diba? Huwag na kayo magpapadala ng martis. Kasi pag papadala kayo ng martis, eh, sino naman magawa doon? Nagagawa namin. Sino bibili ng materials nyo? Ipupunta pa sa bayan. Diba? Oh. So, pupunta ng bayan, igagawa ko na lang sa nagpapadala. Ano? Babalik yung pira sa'yo. So, bukas, pipiliin ko lang yung ano, mamili lang ako kung ilan ang kukunin ko. So, wag naman kayo magagalit. Sa mga iba dyan nakabili, yung sinabihan kung ano, bumili ng iba. Ito, kwento ko sa inyo. Sinabihan ko kasi, bili ka muna sa iba kasi masakit yung kamay ko, diba? Sinabi ko dati. Bumili siya ng iba. Ngayon, apat na araw, nagtik sa akin. Binuksan daw niya ng load. Ang laman daw. Basta yun ang laman. Daw sinabi niya sa akin na, sana sa'yo na lang ako bumili. Ay talaga, naiskam pa. O ano, bibili pa kayo? Ano? Ah, ganito kasi. Problema mo yan, kasi doon ka bumili. Sinunod mo agad eh. Pag sinabi kong doon bumili ka sa iba, bumili talaga siya sa iba. Pag apat na araw, ba't hindi daw siya nakaditik kasi restaurante na siya. Binuksan niya. Sus, ang laman. Talaga. Maganda lang sana kung laman doon, yung magnetic wire, mas okay pa. Yung magnetic wire sa loob, mas okay pa yun. Pero hindi lang ibig sabihin magnetic wire lang. Diba? Mas maganda yung mayroong source of energy. Source of energy, maganda yan. So, kailangan natin. So, dapat mautak talaga tayo. So, yan. So, papakita na natin ang ating ginawa. Punta tayo sa baba, guys. Basa pa siguro ang ating handle, guys. Itong handle natin, kita ko sa inyo. Ito po ang ating hawakan ng ating locator. Yan siya. Sobrang ganda, no? Basa pa yan, hindi pa yan pwede balutin. So kailangan natin, tingnan natin yung ating locator. So, tingnan natin yung ating gawa, guys. Yan ang ating gawa. Ayan. Anim. Tapos na po yan. Anim. Anim yung lahat yan. Yan po ang ating ginawa kanina. Umpo-upo lang tayo. Apat na araw ko yan ginawa. Yung anim. Kasi kailangan natin na dandanin lang. Di ba? Dandanin lang natin, hindi huwag natin presyon baga mabinat tayo. Wala na si Sir Carlo eh. Sir Carlo lang tumulong sa akin eh. Diba? So, kailangan natin na dandanin lang. Huwag lang kasi masyadong excited. Diba dyan? Masyadong excited eh. Apat na araw. Huwag mong bilangin yung paghulog mo, araw na yan. Kasi yung paghulog mo, yan, hapon ko yan kukunin eh. Bibili pa tayong materials. Kasi araw na yan. Nang Lunes ay bibili tayo ng materials. So Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes yan. Biyernes. Apat na araw. Apat na araw talaga karamihan. So, yung apat na araw, Biyernes, mapadala na, kasama na yan, padala sa LBC. Padala natin yan sa LBC, kasama na yan. Kasi, pagkaapon. Kasi yung apat na araw, kasali na yung ating mapadala ng LBC.
So ito po siya. Yan. Ito po ng ating bagong lokito, di ba? So mapalad ang talagang nakahawak na. Kasi hindi na sila maghirap sa area nila. So kailangan lang nila ng tiksya, pag-aralan ng detection. Tulad na sinasabi ko, umilig ng black hook. Original yung black hook, di ba? So ganda yung black hook. Ang problema naman ang paghawak. Paghawak na naman, mayroon nga kang locator. Ang problema rin, ang paghawak pa rin, di ba? Paghawak pa rin ang problema. Kaya, yan. So maraming salamat sa nanonood. Ito siya. Ito na po ang naging locator natin. So, hindi pa masyado basa-basa pa konti. Ito na siya. Long range locator po siya. Long range. Halos lahat ginagawa ko long range. Huwag lang masyado isagad yung dito. Kasi parang ganito talaga ang tina. Huwag mo masyado isagad. Parang konti lang. Huwag mo isagarin yung dulo dito. Kasi parang hindi siya ano eh. Parang ano. Normal talaga yung antina yan. Hindi yung ano, antina talaga yan. So ganyan lang. Okay lang yan. Ito. Mayroon pang adjust dito eh. So yan ang gagana ng locator natin. So maraming salamat sa nanood ng ating video. Lalo na sa ating mga taga-subaybay na mga followers. At sa mga gusto mong paggawa dyan, mag-chat lang kayo sa ating Facebook page. Go forward lang at mag-iingat sa mga scammer kasi maraming scammer dyan. Mga fake account, di ba? So sobrang hirap pag na kapadala ka sa mga fake account. So mag-iingat po sa mga nagme-message sa inyo. Isa lang talaga ang aking account is go forward lang. So search nyo sa Facebook nyo, go forward, yan po ang aking account. So mag-comment lang kayo doon at mag-reply ako, di ba? So yan doon natin pag-usapan ang ating pagpagawa sa locator mo. Hindi yun dito tayo sa YouTube mag-usap. Hindi pwede yan. Kasi daming basher. So, sa basher pala. Magandang hapon sa inyo. Nagbabas pa kayo o wala na? Magbabas pa rin kayo. Okay lang. So, kailangan natin ng basher. Diba? Kasi parang masaya na rin ako pag mayroong basher. Daming basher eh. So, kaya masaya na rin ako pag mayroong basher. So, magandang hapon din sa mga basher dyan. Sa mga, alam po mga basher dyan, yan ang gumagawa ng ibang mga bagong locator. Yung mga basher karamihan, yan ang gumagawa ng locator. Yun din ang mga walang kabili. Pangatlo, yun talaga sila, basher lang talaga sila. Nagbaba sila ng ibang tao para ikaw, yung isip mo ay hindi na mababago. Hanggang dyan lang. Pipigilan yung laging buhay mo. Pipigilan nila yung buhay mo na hanggang dyan ka lang. Kaya mahirap yan. Wala kang expression sa mga anak mo. Wala kang expression din sa buhay mo. Huwag ka na lang mag-tresure. Maging masaya ka na lang yan sa buhay mo. Pag dumating ang araw, yung kasabayan mo ay umaman din. Problema mo na yan. Diba? So problema mo na yan kasi binigyan ka na pagkakataon. Sana ay naniwala ka sa iba. Diba? So naniwala ka sa iba. So problema mo talaga yan. So nasa mga kamay mo talaga ang hawak ng takbo ng buhay mo. Hindi hawak ko. Minsan hawak ko kasi kapag hindi kita ginawaan, wala ka rin gadget, diba? So yun talaga ang pinaka-importante. Sa lahat na mayroon talagang gadget. Parang nakatulong yan sa area nyo. Malaking tulong na po yan. Mura lang. Kasi minumura yung kamay ko lagi. Sobrang hirap po kumawa. Pero iniisi lang ako sa iba. Hindi alam na alam na sobrang hirap pala kumawa ng ganyan. Kaya nga minsan nasabugan tayo, di ba? So, maraming salamat sa nagpapasalamat sa gumagawa. Hindi nagpapasalamat, salamat rin, di ba? So, hindi ibig sabihin na nagpapadala kayo ng pira. Ay, bayad ako. Hindi pa niyo ako bayad. Kasi wala ko yung bayad sa libur eh, di ba? So sana naman kung makakuha kayo, isipin nyo naman ako. Huwag nyo sanang kalimutan. Diba? So ito po, bukas i-deliver ko na sila.
ito anim deliver ko na at mayroon pa nag-order. So maraming salamat po sa nanonood ng ating video. God bless po sa lahat at laging mag-ingat sa hukay. Laging tandaan siya, lagi ka nag-hukay, pinapuno po pala ang presyo. So maraming salamat, God bless po sa lahat. Huwag kalimutan magdasal bago mag-hukay.